Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kalma lang. Bagyo ka lang. Unos ka lang. COVID ka lang. Si Jesus ang kasama namin. Alam niyo, ang mga alagad ng ating Panginoon, noong sila ay inaya ng Panginoon na tumawid sa kabilang ibayo, no, yung tinatawag ito na predominantly Gentile side of the Sea of Galilee, at hindi pa ganoon ka limit ang kanilang pagpunta bilang isang grupo, no? At ayon na rin sa ating ebanghelyo, siya may mga kasamang mga maliliit na kumpol ng mga bangka. At ang pagtawid na ito ay pwedeng madali lang, subalit sa ating narinig ay naging mahirap. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay nakaranas ng tinatawag na Diyos ko po moment. Marami tayo niyan eh, no? Yung mga Diyos ko po moment. Siguro iba, physically, nakaranas ng ganito sa pagsakay sa isang bangka, pagsakay sa isang eroplano, o isang pagbabiyahe na kung saan ay nakaramdam tayo na ang ginagawa natin ay nagiging mapanganib na. May isang bigla ang nangyayari, nagaganap, o kaya, ayun, nagkakaroon tayo ng Diyos ko po moment. Gusto niyo gawin medyo social, yung OMG moment. Ayan, ang mga alagad ng ating Panginoon ay nakaranas ng ganito. At alam niyo, meron akong nabasa, itinranslate ko lang sa Tagalog. At sabi noong may akda, mas gugustuhin ko pang suungin ang bagyo at unos kasama si Kristo kaysa maglayag akong nag-iisa sa isang kalmadong tubig. Mas gugustuhin pang kasama si Kristo sa gitna ng bagyo kaysa sa isang katahimikan o kapayapaan na ikaw lamang mag-isa ang naglalakbay. Bakit? Bakit gugustuhin natin kasama si Kristo? Bakit gugustuhin natin kahit na may susuungin tayong bagyo, basta kasama siya, ay yun ang pipiliin natin. Sapagkat una, ang Panginoon ay kumakalinga sa atin. Kahit na akala natin na walang pakialam ang Diyos, akala natin ay natutulog pa ang Diyos. O doon sa bangka, natutulog nga ang ating Panginoong Jesucristo. Maaaring napagod ang ating Panginoon sa dami ng kanyang mga ginagawa. Ganun din ay ang kanyang pagpapahayag ng kaligtasan sa mga tao. At pinili niyang umidlip habang naglalayag ang kanilang sinasakyang bangka. At eto na nga, dumating yung Diyos ko po moment. Eh itong bagyong siguro ito ay malakas talaga yung surge na yon. Sapagkat nabagabag yung mga kasama ng Panginoon. Sa ating buhay, kung hindi man bagyo na literal, o bagamat ang ating bansa ay dinadalaw taon-taon ng napakaraming bagyo, natatapos ang alphabet sa isang taon sa dumadaang bagyo sa atin, at ilan pang mga kalamidad, ay meron pa rin tayong itinuturing na mga unos sa pang-araw-araw na buhay, sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa,
sa ating pamilya may naaksidente, may namatay, may pinroblema tayo, mga magulang, di ba? May mga kinakaharap na problema yung mga anak. Yung mga anak ganun din. Financial problem. O yan, babalik na naman tayo. Hindi, gusto ko sanang alisin pero talagang hindi pwede. Dahil itong konteksto natin ngayon, itong pandemya, itong COVID. Kung ito ay bagyo, napakatagal na. Na bagyo, mahigit ng isang taon nating nararanasan. Bagamat may pakiramdam ako na marami sa atin ay nakakaramdam na humuhupa na ito, ganun pa man ay tayo ay nakapaloob pa rin dito. At pwede natin sabihin na, Lord, where na you? Lord, natutulog ka ba? Natutulog pa ang Diyos? But then, Jesus woke up at the right time. Sabi nga, kahit tulog ang Panginoon, ang nasa sa isip niya at nasa sa puso niya, eh tayo pa rin. Kaya nga pagmulat niya, ano ang kanyang sinabi? Tigil. Tumahimik ka. Pinakalma niya muna ang unos, ang sigwa, bago niya pinangaralan ang kanyang mga tagasunod. Kahit sa pangangaral, ano, meron siyang pagpapakita ng pagkalinga sa atin. Tayo hindi iba ang gawi natin eh. Sesermonan muna bago tayo gumawa ng paraan. Ikaw kasi. Sinabi na kasi sa'yo, huwag mong gagawin. Ayan, ginawa mo tuloy. O mga bata, ganun, di ba? Pag nadapa ang mga bata, papagalitan muna bago gamutin ng galos. Ang sarap kayang mag-sermon habang nililinis mo yung sugat at saka mo sinasabihan. Mas maintindihan. Mas ma-appreciate. Ang Panginoon, pinakita muna niya ang kanyang kapangyarihan bago niya binigyan ng pangaral ang kanyang mga alagad. At ginawa niya yan kasi nga may pakialam siya. He cares. Kinakalinga niya tayo. At ito, yung pangalawang punto na bakit ako maglalayag kasama ang Panginoon sa gitna ng unos sapagkat siya ay master. Nagtanong ang mga alagad, saan kaya galing ang kapangyarihan? Sino kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Eh hindi ba at binasa natin sa first reading ang tungkol sa Panginoon sa aklat ni Job? Na kung paano niya binigyang hanggan ang mga bagay na mistulang walang hangganan, ang dagat, ang tubig, ay nilagyan niya ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Dahil kung hindi mananatili sa likod ng mga harang, di ba, ang tubig ay isang puwersa na hanggang ngayon ay wala pang, ano ba sa English, nakaka-tame. Akala natin, ano, natetame na natin ang tubig. But God, sabi niya sa first reading, pinakita niya na may kapangyarihan siya sa mga bagay na ito. At iyon ang tugon dito sa ating ebanghelyo ngayon. Kung titingnan nga natin ay dapat kalmado lang ang mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga nabanggit ko kanina, siguro napakalakas na bagyo yan. Bakit? Eh,
More likely, ang kasama ng Panginoon ay yung mga alagad niya na ang iba rito ay mangingisda. Mga experts to. Mga masters of the sea. Pumapalaot ito sa gitna ng dilim. Pumapalaot ito kahit na may bagyo, may sigwa. But that moment ay siguro hindi na nila kayanin. Diba? Otherwise, Lord, matulog ka lang. Babalik ta rin. Lord, relax ka lang dyan. Kaya namin to. Hindi kinaya. At ginising ang Panginoon. And after that care is the show of power, the show of force. Kay Matthew, pwedeng itong isang pagpapakita. O kay Mark, sorry. Kay Mark ay bahagi ito ng pagpapakita na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Ama ay kapangyarihan ni Jesus. Subalit may masihigit pa diyan ang pagkalinga ng Ama. Diyos Ama ay pagkalinga na ipinakikita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya yon, dalawang bagay. Tayo ay patuloy na haharap sa buhay, sa ating mga ginagampanan, sa ating mga pinagdadaanan. Higit ay kung may patungkol ito sa pananampalataya. At hindi tayo matatakot dahil kasama natin ang Panginoon na kumakalinga. Natutulog, ganun sabi. But then even in his sleep, tayo pa rin ang kanyang inaalala. And ang Panginoon ay master of the sea and the sky and of the universe. May kapangyarihan si Jesus sapagkat siya ay Diyos. Ito yung tugon doon sa tanong sa ating ebanghelyo ngayon. At yan, kasama natin ang master na yan. Kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kalma lang. Bagyo ka lang. Unos ka lang. Pasanin ka lang sa buhay. COVID ka lang. Ang kasama natin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen.